Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 121st anibersaryo ng police service sa Camp Crame kahapon. Mahigit o mahigpit na pinalalahanan po ng Pangulo ang mga pulis sa kahalagahan ng pagpapanatili sa kanilang integridad at pagiging patas sa tungkulin. Si Patrick De Jesus sa detalye, Rise and Shine, Patrick. Gampanan ang tungkulin ng patas at naayon sa batas. Ito ang paalala sa kapulisan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panauhing pandangal sa pagdiriwang ng 121st anibersaryo ng police service na may temang matibay na ugnayan ng pulisya at mamayan tungo sa pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran. Dumalo rin si DILG Secretary Benhur Abalos at Executive Secretary Vic Rodriguez. Giit ng Pangulo, mahalagang mapanatili ang integridad ng kapulisan at iwasan ang pag-abuso sa kanilang tungkulin. The use of force must always be reasonable, justifiable, and only undertaken when necessary. Execution of authority must be fair, it must be impartial, it must be devoid of favoritism and or discrimination, regardless of race, gender, socioeconomic status, political affiliation, religious belief, and the like. Pinuri rin ng Pangulo ang serbisyo ng kapulisan pagdating sa pagpapanatili ng kaayusan sa bansa, kung saan pinangunahan niya ang pagbibigay parangal at pagkilala sa ilang natatanging tauhan ng PNP. Nagpasalamat din ang Pangulo kay Police General Rodolfo Azurin Jr. dahil tinanggap ito ang hamong pamunuan ng PNP. Batid naman ni Azurin ang mga dapat tugunan ng PNP, pero tiniyak nito ang kanilang patuloy na pagseserbisyo ng tapat, kasabay ng internal cleansing laban sa mga police scalawags. Guided by the peace and security framework, the malasakit, kaayusan, kapayapaan, tungo sa kaunlaran, or simply put, MKK equals K. Let us continue to stand in solidarity as we work together for the full realization of the government's aspiration of a safer, peaceful, more progressive, and stronger, equitable society. Samantala, pinangunahan din ng Commander-in-Chief ang Change of Command Ceremony sa Armed Forces of the Philippines sa pagitan ni General Andres Centino at Lieutenant General Bartolome Bacaro. Dumalo rin sa seremonya si Vice President Sara Duterte at Executive Secretary Vic Rodriguez. Inihayag ng Pangulo ang kanyang kumpiyansa kay Bacaro bilang bagong AFP Chief of Staff na isa ring Medal of Valor awardee dahil sa pagpapamalas ng kabayanihan sa gitna ng 10 oras na engkwentro noong 1991 sa Isabela laban sa higit 100 armadong communist terrorist. I am sure that we will all now know that we have a reliable partner in the AFP under the helm of General Bacaro as we commence the difficult undertaking of rebirth and restoration of the Republic, transforming the country into a haven that is safe, secure, peaceful, and prosperous for all present and future Filipinos to enjoy. I will do my best as the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. And as I make that commitment, let me silently whisper to the men and women of the Armed Forces of the Philippines that my best can only be meaningful with help from each of you. Inaasahang mas magkakaroon ng sustainability sa mga programa ng AFP dahil si Bacaro ang unang Chief of Staff na magkakaroon ng 3 taon na fixed term sa ilalim ng RA-11709 na pinirmahan ng dating Pangulong Duterte. Patrick De Jesus, para sa Bayan.